Hi loves, it's me Vines Vlogs. And so katatapos ko lang gumawa na naman ng isang coloring book. So sabi ko lang sa isang video ko na i-share ko kung paano gumawa ng yung cover photo na ilalagay natin yung link. So yun yung i-upload file natin kapag mag-upload tayo ng ating digital product. So ito yung aking finished product, mga loves. So ito siya. So, ang gagawin ko ngayon is kukunin ko yung link niya para ilalagay ko dun sa cover. So, pupunta lang ako dito sa may part ng arrow, dito sa, ayan, ito, click natin yung arrow, sa taas, and scroll down natin, and then, makikita nyo dito yung template link, and maglalagay tayo ng template link, i-copy natin yung link na ilalabas niya. So, mag-create muna tayo, create template link, i-click natin yan, click, and then, wait lang natin, nakopy na siya. So, babalikan ko yung ine-edit ko na cover kanina. So, ito kasi gagamitin ko kapag may bibili yung client, no? Bibili yung client ng aking, eto, digital products. After niya mag-purchase, lalabas kasi to. Ibibigay ni Rocket PH yung link. Ayan, bibigay niya to and then i-click-click lang nila ito. And then, dun nila makukuha yung digital product na ginawa ko, yung binili nila. So, click ko lang tong under the sea. And then, click natin dito sa side niya. Actually, meron na nakalagay eh, pero ituturo ko pa rin. Dito sa baba, ayan, nagsuscroll down ako. Click nyo yung more. And then, slide nyo lang siya. Hanapin nyo yung link. Pero dito makikita nyo edit link kasi may dati ng link yan. So, click lang natin yung link. Delete ko lang siya. And then, ipe-paste natin yung, ayan, kinapi natin kanina. Tapos, ito ibaback nyo. Huwag yung X, no? Ito, ibaback nyo lang siya yung arrow. Ayan, back natin siya. And link added. So, exit natin muna. So, pagpipindutin natin yung under the sea coloring book, ayan, may link yan. Makikita nyo dito, ayan, may link siya sa taas, no? Pero, lalagay ko pa siya dito sa isa. Para double, para sure. So, click natin yung more. And then, click natin yung edit link. Delete natin, paste ko lang siya, paste natin, back natin, and ayan, link added, so okay na. Tapos, next naman is kailangan kong isave itong naka-PDF na to, kasi hindi nila maa-access yung ating template link kung hindi siya naka-PDF standard, no? So, click nalitin ulit yung share, ayan, itong download, so click download, and then itong file type, kailangan naka-ano siya ha, naka-PDF standard. PDF standard and page 2 lang sa akin. Kasi may page 1 ako eh. So, page 2 lang sa akin. Pero pag isa lang yung page nyo, syempre, automatic. Pero again, no, PDF standard po siya. PDF standard. Click natin yung download. Ayan, so, da-download natin siya. So, titignan natin sa file ko para buksan natin yung naka-PDF. Tapos, i-click natin yung, ayun, yung under the sea. Click natin. Ayan, okay na siya, no? Na-download PDF. So, try natin, no? Try ko siya buksan kung kaya ma-open. So, punta tayo sa documents. And then, sa Canva. Ito ba yun? Naka-PDF. Ayan siya. Ito yung PDF. So, try natin i-click. Pag i-click natin, dapat lalabas yung madadirect tayo dun sa... Ayan, na-direct ako agad. Na-direct ako agad dito sa, wait lang, ayan, a template created by Jeanette was shared with you. Ayan, so i-click natin yung edit template. So, pwede nyo siyang ipaprint mismo, no? Ah, dinosaur yung lumabas. So, hindi ito. Kasi yung dapat is yung isang coloring, yung under the sea na coloring. So, back natin. Baka iba lang yung ating na-click. Oh, tama naman, under the sea. Pero bakit nadadirect ako sa dinosaurs? Dapat doon sa tayo madirect. Oh, what happened? Tignan ko nga. Ayan siya, oh, nagpalit na siya. So, wait lang, edit ulit natin. Kasi baka nagka-problem lang dito sa ating na-save. So, punta ulit ako dun sa under the sea. Ika-copy ko ulit yung link para tignan natin. Oops, edit ko nga to. Ganyan siya dapat center. Click natin ulit yung, yung share, yung download mismo. And then, hanapin natin yung template link. Template link.
And then, copy lang natin siya. So, after ko siya makopy yung template link, babalik ulit tayo doon sa, ayan, ginawa ko na ano, page. Wait lang. Yung isa, second page. Ito siya. So, dapat delete yan. Tapos, pati dito sa isa. Try ko. Delete ko siya. Tapos, mag-add link ako. Click natin yung more. And then, ayan. Link na siya, guys. Nandito sa baba. Click link. And, ipipaste ko yung kinopy ko. And, back natin siya. And then, back natin. Ayan, under the Sina. So, ulitin natin. Ulitin ko lang, tapos save ko ulit. Ayan, link ulit. Tapos, ipipaste lang natin yung ating nakopy na template link. After that, exit natin. So, under the Sina siya. So, i-download ko na ulit siya. Click natin download. PDF standard ha. Kailangan naka-PDF standard. Sorry, inulit natin. Para ma-check natin na ano talaga. Tama yung ating nilagay na link. Tama yung mabubuksan nila. So, dapat under the sea yung coloring book na ma-open nila. Dapat ganito din siya. So, wait lang natin. Ayan, after that, yan, balikan ko siya ulit. Okay. Documents. I-check natin sa Canva. And this one. Ayan, try natin ulit. Naka-PDF na to ah. Kung madadirect tayo dun sa, okay. Ayan, so wait lang, tingnan na, excited, pero hindi pa pala. So, click natin edit template. Tapos, yung client, pwede nilang i-PDF po, print na. So, ipapaprint nila to. So, pwede nilang ipaprint. Ayan, so, tama na yung nalagay natin na link. Okay, so, nagka-error lang tayo siguro kanina. So, ayan siya. So, ito yung na-avail ng, na product. Product, a digital product ng customer. So, yan siya, no? So, tamang-tama. Na ano siya, na copy mismo. So, balik ulit tayo dun sa may PDF ko. Yan. Tapos, ito naman yung screen ng ano, parang laptop. Tingnan natin kung madirect siya. Ayan, so madadirect nga siya. So, ganun. Kailangan sure tayo, no, i-double check nyo yung mga pumapasok dito sa template link natin. Para at least, hindi tayo magkaroon ng aberya sa with the buyer. Kasi baka bumili sila ngayon, hindi mo nakita na meron pala silang message sa'yo. So, ayun. So, yan. So, check nyo yung profile ko, no, sa description box. Nandyan yung Rocket account, Rocket PH account ko. So, dito nyo makikita itong mga ina-upload ko na digital products ko. So, correct. Okay naman. Okay tayo. So, kung may kulang ako sa na-explain, pwede kayong comment sa comment section. Pwede ko siyang gawa ng tutorials just in case meron pa kayong hindi naintindihan. Okay? So, thank you so much for watching. See you on my next video.